Everybody get your fucking hands up. Okay mga kaibigan, after na naisalpa ko na ngayon yung board. So, kung napansin nyo nakaraan kanina, ano, so tumutunog na siya sa class AB differential. Ano. So ito pala mga kaibigan, kaya pala nasira yung senior. Pag on mo pa lang pala nito, yung high rail tumatagos na kaagad. Ano. So dapat hindi pa. Ano. So yung 70 DC, pag on mo pa lang ng power, nagiging 145 BDC na kaagad, ano? So, meaning may problema rin sa stepper ito, ano, mga kaibigan. So, yan, check natin. Okay, so, lagyan na lang natin ng alligator, ano, para ma-monitor nyo rin. Kasi hindi natin pwedeng patagalin, ano. So, itong portion na to mga kaibigan, ito. Itong portion na to, ano? Ayan. So, yung portion na yan, yan ang sasukatin natin, ano? So, dapat, pag-on natin, dapat 70 volts lang yan, ano? DC. So, on natin. Yun, 142 BDC kaagad, ano? Kaya sumasagad din yung offset natin, ano? Mga kaibigan, so, after natin na ma-final, ano? So, dumaan tayo sa matinding sisiran, ano? Kasi nga dahil sa SMD nga po yung pyesa, ano. So nakaraan po ay yun nga, dahil wala tayong sinner diode, so nagkombinasyon na lang po tayo ng sinner at resistor, ano. So maliban ba po pala doon, ano, so may naapektuhan pang isang SMD na transistor ito, ano. So pag tinester po ito mga kaibigan, pag naka times 1 ka lang, so parang wala talaga siyang leak, ano. At pag tinesting mo, nasa bias naman, ano. Pero pag tinester mo to sa times 10K, ano, may konting talaga leak, ano. Manipis lang yung movement niya, ano. So yun pala yung dahilan kaya medyo malikot yung DC offset niya, ano. So the same time mga kaibigan, medyo may kakaiba din kasi dito sa amplifier na ito, ano. Dito sa Mikkel PB1000, ano. Okay, so papaliwanagan ko lang po kayo, ano. Sige, papakita ko muna, ano, yung ginagawa ko, ano. Okay, so yung ginawa ko dito, so mapansin niyo, so nandyan pa din po yung sinner diode natin na may resistor, ano. So ang ginamit po natin na resistor dyan ay 10K na, ano. 10K at saka 37 volt na ano, sinner diode. Okay, so yung transistor po na tinanggal ko, yung maliit kanina, ano, SMD. So dito po yung nakalagay, so pinalitan ko na lang po ng MGA, ano, 350. Okay, so para masinter po yung offset, hinanap ko yung tail current resistor, so dahil hindi ko talaga maano yung value ng sinner, ano, so wala pa naman, ano. So hinabol ko na lang sa offset natin, ano. So ito. So hinabol ko, naglagay ako ng 33K to ground. So naisintro ko po yung ano natin. Yung offset na DCO natin, ano. Okay, so ito po mga kaibigan. Bibigyan ko lang kayo ng briefing, ano, sa dito sa class H. Medyo itong class H na to, medyo hindi talaga siya, ano, hindi ako komportable sa design niya. Kasi yung design po nito mga kaibigan, ang design nito ay may pag i-power on niyo po yung amplifier, matik po may 70 volts na po kaagad sa output hanggang sa differential, ano. Ngayon, pag
pag nagbo-volume ka po, pag nagbo-volume ka, tumataas ngayon yung stepper, ano? So, tumataas din yung supply sa differential. So, nagiging malikot. Nagiging malikot yung ano nito. Offset dahil kasama siya sa ini-step up sa nilagyan ng stepper, ano? So, yung 70, umaakyat na up to 100. Palagay na natin, umaakyat up to 100, ano? So, pag-akyat niya ngayon, yung offset mo, magugulo rin yung pointer, ano? So, hindi siya magiging critical siya hanggang sa masira siya. Lalo na pag binubulyo mo na malakas, ano? So, ang ginawa ko, hinang ko yung diode dito, ano? Kabilaan. Meaning, yung 70 na pumapasok, hanggang dito na lang, ano? Ngayon, pagka nagbo-volume siya, tumataas, so hindi rin papasok dito. Kasi putol lang nga po yung linya, ano? So, anong ginawa ko? Itong line naman na to, supply naman ng differential, binukod ko siya ng supply, ano? So, meaning, doon siya sa hindi madidistract. Kinuha ko siya dito, ano? Ito na yung dilaw, at saka yung green. So, meaning, kahit magbo-volume ka, maintain yung voltage ng differential natin hanggang driver board, ano? So, 70 DC lang talaga ang supply niya sa differential hanggang sa driver. So, hindi na siya umaakyat kasi nga, kinat ko, ano? So, binukod ko siya ng supply. So, ginawan ko na lang siya ng modification kasi nga, ang hirap nito pag masira, puro SMD. Actually, may sira pa ng resistor yan dito, ano? Yung 220 ohms. So, yung open yun na sa ilalim, ay change value. Hinang ko na yon, then ito na lang ang nilagay ko, ano? 220 ohms. Yan. So, ayan na yung nilagay ko, 220 ohms. Yan. Ay open pala yun na sa ilalim. So, hindi ko na inalis para may guide, ano? So, 2200 yung nakalagay. 2200. So, akala ko nga 2200, ano? So, kinumpir ko sa dito sa isang 2200. Dito, 220. Ito. Ito yun. Ito. So, 2200 din ito. Pero nung sinukat ko, 220 ohms. So, buti na lang, siya yung nagiging reference ko para mabuo tong kabila, ano? Kasi dual differential ito. So, ayan. So, sa testing na natin at tingnan natin kung kahit nagkaroon ako ng modification dito, ano? So, hinang ko na ito, ano? Para hindi pumasok yung pinapataas na voltage ni stepper. So, hindi papasok sa differential, kabilaan. So, okay, testingin natin kung talagang magwo-work siya. Kung magbo-boost ba siya, ano? Okay, so hanap mula ako ng tugtog, mga kaibigan, kasi ay, ito na lang. Buti nakita ako, ano? Okay, so itingnan natin yung voltage. Malalaman natin kung gumagana yung stepper kapag yung standby voltage natin na 70 volts ay umaakyat, ano? So, kulang pa nga ito ng output, ano? Kasi nga, kulang ito ng output kasi nga napadala talaga sa akin to. Talagang, na rin talaga, ano? So, nagalaw na rin talaga. So, may mga kulang na rin ito talaga na pyesa, kaya nahirapan din ako, ano? Okay, so, power on muna natin. Okay, so, ano ba to? Wala nga hawak ng ano, no? So, saan ba ako? Ay, wait. Okay. Magamit na lang ako siguro ng alligator, ano? Mm-hmm.
Okay, so susundutin na lang natin. Okay, so mga kaibigan, i-power on ko na siya, ano? So kung nakaraang araw, ito ay clip protect yung umiilaw. So, on natin ngayon. Ayan. So, ayan, nawala na yung protect na ilaw, ano? So, okay na siya. So, yung offset natin, sentro din, ano? Ganda na, ano? Okay, so yung standby voltage niya, ayan, standby DC voltage niya, ayan, so may 70 BDC, ano? May 70 BDC. So, okay, volume tayo. Okay. So, ginawa natin siyang pang-bass, ano, mga kaibigan? So kung makikita nyo, ano, umaakyat siya ng 70, 74, 73, ano, so hindi lang muna tayo maglalakas kasi aakyat pa yan pag binubulyum mo. Pero ang standby voltage niya ay 70, ano, 70. So instead na magdadrop siya, umaakyat, ano, so meaning gumagana yung stepper natin. Right? So, let tayo ng ano. Okay, so mga kaibigan, kung napansin nyo, umaabot siya ng 80, ano, 80 DC. Ano, although yung naka-standby voltage nito sa rail ng high ay, ayan, oh. Ang nakaabang nito ay 143. Ano, so hindi niya yan naman isasagad. Kasi alam ko isasagad lang ito mga 90 DC or 108 DC lang, ano. Kasi ano lang ito eh. Ilang pairs lang ito. Kailan may na-ambush na dito, ano, may nawala. May kulang na kasi, ano. So, ayan. So, may nag-leak pa nga dito na capacitor, ano. So, ayan, dito ko na lang nilagay. Para maano ko siya, ano. So far okay na siya, ano. So, naremedyohan natin kahit matindi yung naging problema ng ampli na to, ano. So, nagkaroon talaga ng conversion na lang. Pero working siya, ano. So, ganito talaga mangyayari, mga kaibigan, kapag SMD. Siyempre, ang ikakabit natin, hindi naman SMD, ano. So, pag sinabi pong SMD, mga kaibigan, San Miguel Bear, surface mounted device, ano. Pag surface mounted, yan nga yan, yung mga nakalutang na lang yan, ano, nakadikit na lang. So, para siyang mga microchips na rin talaga, ano. So, yan ang mahirap sa SMD, kaya hanggat maaari talaga, ayaw ko tumanggap ng amplifier na maganito, ano. So, kung alam ko nga lang, kung napansin ko nga lang kay boss kaagad na SMD ito, baka hindi ko tinanggap, ano. Kaya lang, eh, napadala niya na rin dito, galing sa Bela pa, ano. So, no choice ako kundi talagang no choice kundi sisirin na lang, ano. So, napalaban ako ng gusto dito.
Kasi nakataya yung dangal ko dito. Dangal kahit wala nang ano, no? Kahit sagad na, no? Ayoko kasi nang ganun yung ano. Gusto ko yung mga malalaki lang kasi hirap na rin yung mata ko, no? Ayaw ko rin mapuwersa yung ano. Tulad dito, napuwersa din ako dito talaga, no? So ayaw ko nang makaranas ulit ng ganun. Dati kasi nung nagtatrabaho pa ako sa service center, talagang babad ako sa troubleshooting at gustong-gusto ko talaga yung mga hard trouble, ano? Paborito ko yung mga inaayawan. Talagang may mga trouble na umaabot ng 1 linggo bago ma-repair, ano? Ito nga rin eh, buti ay kahapon, ngayon. So, umabot din ng 1.5 days din, ano, bago ko ito na, ano talaga, natumbok, ano. So, okay, so okay na itong channel, right channel ba ito? Right channel, okay na. So, okay, so papaliwanagan ko lang kayo mga kaibigan, ano, sa steeper natin. So, halimbawa lang po ito yung differential driver board natin, ano, then ito po yung output stage. So, lahat po yan ay may supply, ano. So, positive, negative, natural naka-ground po, ano. So, ganun din po ito. So, negative, positive. So, ganito po kasi nangyari sa ampli na to, ano. So, ito po yung steeper. Ito po yung steeper natin. So, negative steeper, saka positive. Okay, so, yan. So, may diode po yan dito, mga kaibigan, ano. Yan. So, ganun din ito. So, mapapabaliktad naman ang diode nito, ano. So, dito po ang bagsak niyan. So, ito yung high natin, no? High rail or high voltage na lang, ano? Positive, negative. Ayan. So, ito po yung low rail natin. Yung low natin na positive, low rail, positive. Ito yung 70. So, sabihin na lang natin may diode din siya dito, ano, para hindi mag-reverse. So, ito po ay ano lang, ano, basic lang muna, ano. So, ganun din po dito sa kabila. Ito po yung low rail naman natin. So, ang low rail lang sa ampli na to, ang low rail niya ay 70. Yan. Positive, negative. So, dahil direkta po siya dito sa differential at saka drive. So, may 70 volts din po mapasok dito, ano? So, ngayon dahil nung tumunog na siya sa speaker, so madidetect po ng steeper na may tunog na at dumating na siya sa level na magdadagdag na siya ng voltage. Kasi naabot niya na yung lakas na magdadagdag siya, ano? So, halimbawa, nag-volume ka ng 9 o'clock. So, nagdagdag na siya ngayon. From 70, aakit na siya ng 90. So, magiging 90 na to ngayon. 90 volts. Ganun din ito. So, damay din po ito sa madadagdagan. Kaya yung ano niya, ngayon, anong nangyari? Nasira ito. Steeper. Nag-short. Eh, yung nakaabang dito ay 145. So, anong nangyari? Lumusot yung 145 dito. So, anong nangyari? Nasibak yung mga senior dito, pati mga ano. So, ganun po. Ganun ang nangyari dito, ano. So, tumagos yung ano natin, high rail. Kasi nag-short yung steeper na MOSFET, ano. So, ganun. So, ano yung pinakamagandang gawin po dapat, ano? So, ganito po dapat ang gawin. I-separate yung differential. So, kung ito yung differential drive natin, ito yung output stage. Dapat po, pinaka-the best, may sariling supply. Sabihin na natin, naka-high na lang ito always, ano?
Halimbawa, sabihin na natin, naka 100 DC na lang ito. So, 100 DC. So, ito lang, kung 100 DC, so dapat ito, maring maximum nito, 140 BDC. Ano? 140. So, dahil hindi siya connected dito, so tumaas man ang voltage dito, dito hindi siya magagalaw, ano? So, balik kayo dun sa kanina, kung ito ay 70 lang, ito ay 70 BDC lang, so dahil nakasiparate sila ng supply, at ito lang ang nakatusok doon sa stepper, so ito lang yung tataas ng voltage, ano? Yung output stage lang. Or drive stage. Or pwede rin naman ito, pwede rin naman ito i-match, dapat calibrated to sa 140. Pero dapat stable po yung supply nitong differential. Pwede nilang i-calibrate ito sa 140, lumusot man, or pero pinakadabis talaga, stable yung supply sa differential. So, ganun po ang nangyari dito mga kaibigan ano, sa amplifier na ito. So, medyo mahirap talaga. So, i-re-repair mo siya muna para na-repair mo siya na mabilis. Pag class 8 mga kaibigan, ang sikreto dyan pag-repair, i-re-repair mo siya as class AB. Ano. So, ang gagawin mo dyan kung ito yung drive. Okay, so kung i-re-repair mo yun, kung ito yung driver board mo, kung ito yung driver board mo, andito na yung stepper sa loob, ano? So may nakalagay na dyan, high rail, low rail, high rail plus, low rail plus, tapos low rail, negative, high rail, negative. Ang gagawin po dito mga kaibigan, pag nag-troubleshoot ka at ang trouble ay nasa driver or differential, huwag mo munang ikabit ang high rail. I-troubleshoot mo muna sa low rail siya. Ngayon, natural, hindi mag-on yung speaker protect. So, direct ka lang muna. Ibabias mo pa lang naman yung offset. Eh. Kasi pag pinagsabay mo yan at may problema, may high rail ka, ang laki ng distraction yun. Ang problema niyan, lumusot pa tong high rail eh. Baka na kuryente ka pa, no? So, ang technique dyan, wag munang isupply tong high rail. Mag-low rail ka lang muna. Or pinaka the best, gayahin niyo yung ginawa ko. Pull out niyo yung board. Gumamit ka ng sariling power supply. Supplyan mo lang sa muna ng 40 BDC or 20. Sa akin nga, 22 lang ginawa ko una. Hindi mo umakyat ako hanggang sa naitama ko na. So, pag narating mo na yung nakalagay na level na 70 yung minimum standard sa low rail niya, so, i-bias mo muna siya ron. Ano? So, huwag mo siyang i-troubleshoot na sabay-sabay na nandyan yung high rail. Mahirapan ka. Kasi, baka malito ka lang ano sa kuryente. So at least pag napatunog mo siya sa low rail, parang pinatunog mo lang siya as class AB. Ano? So ganyan lang mga kaibigan ang ma-share ko about the nickel PB 1000. So suggestion ko lang sa mga gustong bumili nito. Kung ako sa inyo, wag na lang kayo bumili nito kasi una SM dito ano. So, ang hirap hanapin ng SMD. China pa talaga yan, ano? Or ano? So, kunting diskarte lang. So, kung magkakabit ka ng piyesa, ganyan ang mangyayari, ano? So, magiging, ano siya, medyo squatter ka agad kasi nga, nakatawid lang yung mga piyesa or jump na lang kasi nga, ang laki, ano? So, iba talaga yung mga malalaking piyesa na amplifier. So, unang-una, pagka SMD, pag tinanggal mo yan at kunting nalingat ka lang at nawala, yun na, missing ka na kagad nun. Error ka na kagad. No? So, iba talaga yung mas medyo malalaki.
Yeah, ayaw ko ng SMD ano. So okay, so sound check natin mga kaibigan ano. Okay, so balik tayo sa tugtog natin na medyo ano. Battle mode activated. DJ Jomar style. Kaibigan, ito na po yung last part ng repair natin sa PB1000H, okay, sa para sa right channel ano. So ayan na po yung final na nangyari sa ginawa ko ano. So nagkaroon na lang ako ng conversion diyan. So may mga sinner diode ako nilagay ano. So ayan, then so, dahil ganyan talaga ang mangyayari kapag SMD parts, ano, so pag nasira, so yung ikakabit mo dahil hindi SMD, ano, so magkakaroon talaga ng, ano, flyover, ano. Okay, so nagkaroon ako ng conversion dito para sa supply, din nagkaroon ako ng senior, para instead na mag-maximize ito, mag-overvoltage yung stepper natin, so hindi talaga mapupuruhan yung differential natin, ano. So, at the same time, nagkaroon ako ng series na resistor, ano. Okay, yung supply natin sa differential ay around 85 BDC, ano. 85 BDC, then yan na yung offset natin, ano, mga kaibigan. Okay. So, ito ay 1,000 watts per channel, ano. So, meaning 500 watts sa 8 ohms per channel, ano, so 1,000 watts sa 4 ohms, ano, so meaning kapag nagload ka dito ng dalawang speaker na tag, ano, na tag 8 ohms, so di-deliver siya ng 1,000 watts, ano, so required dito at least may allowance ka, ano, so dalawang 1,000 pwede rin, ano, or dalawang 600 or 700 para may allowance ka. So, dahil lang wattage nito ay 1,000 watts per channel sa 4 ohms. So, dahil ang dami load natin ay 8 ohms lang. So, dapat approximate, mayroon tayong ano-ano. Mayroon tayong at least mga around 50 or 60 EC RMS dapat, ano, volts RMS. So, pag hindi natin makuha yun, around 50-55 pataas, ano. So baka, so lower ano tayo, ano, lower watts, hindi maganda yung calibration natin. So dapat at least makakuha tayo malapit sa 500 watts, ano, sa 8 ohms. Okay, so dahil kulang naman ang output ito, dahil may kulang na ano to, no, may kulang na dalawa, so hindi talaga aabot ng 500 watts, ano, mga kaibigan. Okay, so nagano, may tone generator na tayo, ano. Ang gamit natin ay 100 MHz. Okay, so play na tayo. So, punta na tayo yon. May waveform na tayo, ano. Okay, so ipunta natin sa clip. Ayan, nag-clip na. So, bawas tayo konti. Ayan. So, ayan, mayroon tayong 60. Meron tayong 60, ano, before clip, oo, kahit 50 or 59, ano, 60 or 59 pala, before clip. So, pagka nagdagdag pa tayo dito, kiklip na siya, ano, yan, so, ano natin, ayan. So, dyan lang yung ano natin, ano, mga kaibigan, 59 na lang tayo, ano.
Okay, ibaba pa natin yan. Yan, 56 na sana. So, pag ilaw dito, clip talaga yan, ano? So, yan. So, 60. 60 or 59 na 60. AC, bolt RMS. So, nagbaga na rin yung ano natin, dummy load, ano? So, compute nga natin, ano? Ilang watts na siya? Ilang watts na siya sa... Ilang watts na siya sa 60, ano? Sa 60 volts RMS. Okay, so titingnan natin sa ano natin, calculator. So 60 ano? So 60 times 60 equals divide it ohms. So may 450 watts na tayo ano mga kaibigan. So malapit na natin makuha yung 500 watts ano. Kasi ito 1000 watts per channel. So sa 8 ohms 500 watts. So dahil kulang naman tayo ng output dalawa, siguro pag na-complete na 'yan, papalo na ng mga ano to ano. Ng mga 500 watts sure bull 'yan. Kasi kulang tayo ng output eh. So yan lang yung naging nangyari sa conversion na lang natin ano. Okay, so kumustahin naman natin yung stepper niya, ano? So, gumagana na ba? So, tingnan natin sa tester, ano? So, gagamit tayo, susukatan natin. So, lalagay na lang natin sa around, ano? Before clip or P45 AC. Ayun, tanggal pala yung ano natin, ano? Okay, so, balik ko muna. So, wala tayong cameraman, ano? So, okay, so, naka 100 MHz tayo, ano? So, ilalagay na lang natin, yun. Clip, okay. So, lagay na lang natin sa 50, ano? 48. So, ilang volts kaya ang binibigay ni, ano natin, ano? Stepper. So, ayan, nagdagdag na siya ng, ano, ano? 81 BDC. Ano? Sa 48. So, kung hinanaan ko, babalik siya sa 70, ano? Ayan, yan ang ano niya. Standby voltage, ano? So, may hindi pang nagbo-volume nga tayo, tumataas, ano? Ayan. So, tumataas nga siya, ano, mga kaibigan. So, ayos na rin, ano? So, gumagana na nga yung stepper natin, ano. So, pag nilakasan pa natin yon around mga 50 AC hanggang 60, so, aabot na siya ng mga 100 BDC, ano. So, ganyan yung stepper natin. So, nag-work na siya, ano. So, na-convert natin siya kahit medyo critical yung naging problema nito kasi nasa differential, ano. Mahirap, mga kaibigan, kapag kayong amplifier class S, tapos nasa differential yung problema. Kasi siyempre, nandyan po yung biasing, ano. So, napaka-critical talaga. Kakaya nga niya, may mga sira pang SMD, ano. So, yun nga, nakita niyo, 220 ohms na inilagay ko, ano. Then, yung biasing natin sa trimmer, na naglagay na lang ako dito, ano. So, kasi, may pyesa din ito sa kabila, ano. So, ang inano ko, hinabol ko na lang siya, ano, na ma-set ko yung offset sa, ano, ano, sa ano natin, sa zero DC, ano. Okay. So, yan lang po, ano. So, siguro mag-sound check tayo saglit, ano. So, ano ko muna. So, ano man tayo ng tugtog, ano? Ok,
Okay, so kalasin na natin yung dummy load natin, ano? So yung speak on ang i-on natin, ano? Ayan. So okay, so volume na tayo, mga kaibigan. Lagyan natin ng kunting mid-high, ano? Thank you.